Magandang umaga po kay Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Kagawaran ng Agrikultura. Good morning po, sir. Good morning, kasamang Ted, sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Good morning po. Salamat. Sir, meron ba bang natirang kawani ang NFA ngayon sa dami ng nasuspend? Ted, marami namang official at empleyado ang NFA, more than 2,000. Pero yung ating top level, ano na sila, kasi yung administrator at saka yung dalawang assistant administrator ay nasuspend lahat. Opo. Gaano po kalawak itong investigasyon na ito at ang mga pagdududa sa disposal po ng NFA Rice? Ilan pong region ang ano ho dito, under scrutiny, at ilan pong regional directors po o official ang kasama sa suspension? Doon sa suspension ay 12 branch managers at saka 26 or 27 na branch managers at 99 na warehouse supervisors. Yung kasama doon sa naunang 139, kasama si admin at saka si assistant administrator Hermano. And then ngayon nga si OIC Administrator Pio at saka yung isa pang director for operation, si Director Yason, ay kasamang nasuspend. So lahat ito, buong bansa ay tinitingnan yung mga naging transaction. At nagutos na rin actually, Ted, si Secretary Chu Laurel na busisiin as far as back as 2019 yung disposition ng NFA na mga stocks ng palay at bigas. Simula nung maipasa yung rice tarification law noong taong 2019. Opo. Ito hong pagbusising ito, separate sa ginagawa ng ombudsman, ano po? Yes po, may dalawang panel yung Department of Agriculture. Isa galing sa aming internal audit service na talagang tumitingin dito sa disposition. Separate pa rin yung independent body na na-create ni Secretary Chu Laurel na pinapangunahan ni Attorney Demis Cotto. Opo, opo. Ito pong independent na audit ka ninyo, kailan pa po ito? Kasi kung may audit na po talaga na nangyari noong paman, baka po hindi po ito na bulgar na katiwalian. Separate ito na body, Ted. Itong aming internal audit service, hindi sila yung nag-audit kasi meron namang COA separately ang NFA. So this is a separate internal audit review na kinoconduct. Opo. So nangangahulugan na ito pong mga, kasi kung wala pa yung whistleblower, hindi ito malalantad. Nakalusot ito sa mga COA audit ng, sa nagdaan? Yan din yung isa sa mga tinitingnan samang Ted kung yan nga, may mga ganitong pangyayari, hindi pa kasama yan sa investigasyon kung merong kasamang NFA Council Resolution na nagagabay sa kanila kung ito ay nasunod or hindi. Okay, so meron pong sinuspindi ang ombudsman, ano po, pero si Secretary Chuhu ba, meron ding kumbaga na relieve na mga kawani ng NFA na hindi nakasama po sa suspension para po doon sa ginagawa ng investigasyon? Yung mga nasuspend po ngayon ay yung nasuspend na po ng ombudsman. 141 na po in total. Opo. So, wala pong separate na na-relieve, no? Hindi sinuspend, ni-relieve muna para hindi po kalikutin ng mga dokumento, hindi maka-influensya po sa investigasyon. Bago pa nag-suspend actually ang ombudsman ay ni-request na ni secretary yung dalawa, si Administrator Biopo at saka si Assistant Administrator Pagayunan na mag-leave, take ng leave. So nag-leave si Admin Biopo pero na-suspend nga rin naman. Si Assistant Administrator Pagayunan ang sabi mag-leave daw siya. Pero ipapacheck ko kung talaga nag-leave talaga si Assistant Administrator. Opo. Ang pinag-uusapan lang po ba dito, ASEC, ay bigas na o pati po palay procurement? Sa ngayon po, ang pinaka-focus ay yung disposition o yung disposal
ng palay at bigas, kasama po yun. Pero syempre po, matitingnan din dito yung saan galing itong mga palay at bigas na dinispose po ng NFA mula noong taong 2019. Opo. Sige po. So, sa ganito po, karami ho ang nasuspindi dito, bagamat marami kayong mga empleyado, paano po yung management ngayon ng NFA sa kanila pong pagbili ng mga ng palay pa rin para po sa ating continuous buffer stocking? Tuloy-tuloy po, Ted, yung ating operation sa baba. Dahil ang naging issue lang dito, yung 97 warehouses na unang napadlock. Dahil nga yung mga nasuspende na bodegero, hawak nila yung susi at sila yung may accountability. So, yan ang unang ginawa ng NFA na masigurado na merong hahalili sa kanila. So, yun naman ay nagawa na. At ngayon nga, sa upper level naman, ay itinalaga ni Secretary Chu Laurel, yung bagong na-appoint na director si Ginoong Lacson bilang OIC Deputy Administrator na mamamahala habang wala si Secretary Chu Laurel. Sino po yung pong yung laboratory, sino nangangasiwa noon, yung nagsa-certify kung doon po sa kagandahan ng stock na bigas ng NFA? Kasi yung po sinasabi din po ni Senator Rafi sa kanyang talumpati na parang kakuntsaba itong nagsasabi na hindi, luma na iyan, masisira na iyan, hindi na magandang klase iyan, kaya dapat na ma-dispose. Si, as under whose yun, office? Itchecheck ko lang, Ted, kung sino yung director na na-in-charge doon sa laboratory. Pero tama yun, isa rin yan sa mga tinitingnan, sinusuri ng ating mga investigador. Ayon doon sa nasabing laboratory analysis report, o merong pag-manipulate dito sa mga ganitong proseso at datos. Kasi sinasabi rin ni Secretary Chu Laurel na baka sa susunod na mga panahon ay i-outsource na lang ang laboratory analysis para masigurado na talagang walang bayad. So yung pong laboratory na iyan under NFA din, para meron silang sarili hong laboratory. Yes po, meron pong tinatawag na laboratory analysis report at saka po yung quality assurance report na kung saan ay meron pa pong ginagawang sensory evaluation o niluluto tapos pinapakain. Pero this is all within the purview of the National Food Authority. Okay, sige po. So, meron bang timetable po dito, sir? Sila, Secretary, para po sa sarili niyong sa inyo pong sariling investigasyon, labas nga sa Ombudsman. Sir Ted, walang ibinigay na specific deadline ang ating kalihim. Bagamat alam ng ating mga nagsisiyasat na ito ay kailangan gawin sa loob ng lalong madaling panahon dahil talaga napaka-importante na ma-resolve itong issue na ito. Bagamat talagang napakadami ng bubusisiing dokumento kasi nga we are going doon pa sa taong 2019. Okay. Sige po. Sir, bago po itong tanong lang ni Chacha, sa ngayon po, ang mga balibalita sinasabi, magmumura ang presyo ng bigas, and then ito nga po, dagsa ang imported at bala pa hong magdagdag pa ng importasyon. Pero sa mismong bantay presyo po ng DA ngayon, today, I'm sorry, ito hong pinakahuli, Monday lang po ito, ang local commercial rice, ang pinakamura po, 50 pesos eh. Tapos ang pangalawa, 58, then 61, then 66. Sir, mukha pong kapansin-pansin na ito ho tayo. Mukhang hindi nagmumura, nagmamahal. Ted, actually yung 50 pesos coming in sa 52, 53, one or two weeks ago. At meron na tayong nakikita ngayon doon sa mga iniikutan ng ating mga nagmo-monitor nitong presyo ng mga 46, 47 peso na na bigas. Bagamat yung kinukuha natin yung prevailing or yung presyo na marami nagtitinda, which is 50 pesos. Pero inaasahan nga natin na sa mga susunod na araw, Linggo, ay bababa ito dahil nagpipik na yung harvest natin March, April hanggang May. And then yung pressure rin sa international market ng bigas ay patuloy din bumababa. Oh, sige po. So sa presyong ito, ito po'y bumaba na kumbaga.
Yes po, bumaba na siya coming from 52, 53 level ng mga nakalipas na. Opo, ito pong bagong importasyon ng bigas, klaro na po iyon. At if you recall, gaano kalaki itong volume at paano po ang disposition sa importers nito? Yung as of February, ayon sa datos ng Bureau of Plant Industry, ay nasa mga 728,000 metric ton yung pumasok sa unang dalawang buwan ng kasalukuyang taon. At ito ay mas mataas kumpara doon sa the same period last year. At ang pinakamataki ay noong January, more than 400,000 metric tons ng bigas yung pumasok na sa atin. Opo, opo. So, kung tayo po ay meron pang ito naman ay private traders naman yung nag-i-import dahil nga bawal na mag-i-import ng energy. O sige po, may pahabol lang pong tanong si Chacha bago po tayo magpaalam. Yes po. Asik, kamusta po? Paano nyo minomonitor yung mga magsasaka na apektado po nitong El Nino na nararanasan natin ngayon? Yung ating mga regional field offices, katuwang yung ating mga lokal na pamahalaan, ay nakatutok doon sa mga naapektuhan ng El Nino. So, kaagapay na natin yung PCIC doon sa pamamahagi ng mga insurance claims. So marami na yung nabigyan ng insurance claims. At doon naman sa ating ACPC para doon sa 25,000 na credit assistance ay nagsisimula na rin mamahagi yung ating ACPC nitong 25,000. Yung insurance claims, up to 20,000 yan sa bawat insured natin na mga magsasaka at mangingisdan apektado nitong El Nino. Tapos yung ating pamamahagi din ng Rice Farmers Financial Assistance na 5,000 bawat isa ay tuloy-tuloy din at more than 50% na yung nakatanggap nitong ating RSSA. Oo, yung bulto po ng mga nakatanggap nitong insurance claims, maging yung credit claims sa binabanggit nyo po, saan po pinakamarami? Sa ngayon ay alam ko nakatutok sila sa Mindoro at Western Visayas dahil yan yung may pinakamalaking damage tayo so far na reported natin sa El Nino. Okay, sige po. Sige, so Asek, salamat na marami. Ano po sa inyo pong informasyon na binahagi po sa amin. Kami po yung nakaantabay dito po sa ginagawang investigasyon at kung maaari nga po maisa publiko ang mga informasyon na inyo po makakalap. Salamat po Asek. Maraming salamat, Ted at Chacha. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Thank you si spokesperson Arnel De Mesa ng DA. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.